And guys, samahan niyo po ako at habang naglalakad kami dito sa forest na to, sa kalagitnaan ng gubat, bibigyan ko ng sagot to si Idol Glenmark Olido. So ito po yung tanong ni Sir Glenmark Olido. Any tips, Idol, para makapasa sa interview? Backhoe operator ako, salamat. So Idol, salamat po sa tanong at ito po yung may sasagot ko. Siyempre, ito base sa experience ko sa pagiging recruitment specialist sa dating pinagtrabaho ako na tatlong taon. So, kung magamit nyo man to at ma-apply nyo at mapagtagumpayan nyo, masaya para sa akin. Para makapasa ka sa interview, syempre lahat yan ay nakadepende sa'yo bilang aplikante. Ito yung tatandaan nyo pag once na nasa interview na kayo. Ang employer, tinitignan niya yung kung honest ka sa sinasabi mo, sa sagot, sa tanong nila. Once na tinanong ka nila sa experience mo, sa work experience mo, sasabihin mo yung totoo kasi malalaman nila yan. Hindi mo man sabihin, pero malalaman nila yan. Kasi napagdaanan na nila yan, tsaka marami ng tao ang nakakausap nila. Kaya alam niya nila yung mga ugali ng nagsasabi ng totoo sa hindi. Kaya dapat confident ka sa sinasagot mo sa kanila. Halimbawa nito, may tinanong sa'yo na kung alam mo itong na-experience mo na ito o nagawa mo na ito, kung hindi nyo po nagagawa yun, kahit sa isip nyo ay madali lang gawin, sagutin nyo yun ng totoo na hindi nyo pa na-experience yun. Pero pwede nyo sabihin na willing ka na matutunan yan. Kasi mga employer naman is nagbibigay ng chance. So nagbibigay sila ng chance pag hindi nyo alam, basta magiging totoo lang talaga yung sinasabi nyo. Kasi once na magkaroon ng trade test, kasi ang New Zealand employer, bukod yan sa interview, meron yan trade test. So ang trade test pala, guys, ito yung mga testing para sa mga experienced na, kumbaga, papagamitin kayo ng equipment or ng mga tools na na-experience na. At sila, titingnan nila yan kung confident kayo gumawa o magtrabaho gamit yung mga equipment na yun. At yan guys, yung makakatuwaan pa ng employer sa inyo kasi naging honest kayo sa kanila. Pangalawa naman guys, ito po yung English interview. So syempre, English interview, ang pagkakaiba nga lang nito, pag New Zealand ang employer nyo is Kiwi accent o British accent ang dalasan na language nila. At advance kayo kung mas nakakapagsalita pa kayo ng tumutugma sa tanong nila. So ibig sabihin nun is naiintindihan nyo yung mga tanong nila. Ayun yung gusto na kong Kiwi. Pag once naman mayroong mga words na kaya nyo naman sagutin, pero may mga tanong sila na hindi nyo kaya maintindihan. Halimbawa, may tinanong sa inyo regarding sa trabaho. So, hindi nyo po naintindihan. So huwag kayo pong mabablangko agad, huwag kayong matutulala. Ang sasabihin nyo is, I'm sorry sir, pardon sir, pardon me. Yan po yung mga pwede nyo sagot agad para uulitin naman po nila na mabagal saka na mas malinaw na salita. Kasi mayroong mga employer na mahirap talaga intindihin yung salita nila. Gawa nga na parang kinakain nila yung boses nila na kasi gawa nga na accent. So may talagang mga malalabong salita na binibigas nila. Kaya advice ko naman po dyan sa, para sa English, lagi kayong makikinig kayo ng mga music or manood kayo ng mga movies na may subtitle na English para maintindihan nyo at mahasa yung pandinig nyo at haharap ka sa nila na masaya ka, masagya na masigla, kasi ayun yung gustong gusto nila sa mga tao. Ayun yung isang bagay na personality na gusto nila, yung masayahin ba, talkative. So yun po, pag once na nakaupo na kayo sa harap nila or nakatayo man nakaupo, kamustahin nyo sila. Kayo po unang bumati sa nila. Ayun, sabihin nyo lang po na, hello sir, good morning, how are you? Lagi nyo kakamustahin. At iiwasan nyo din po yung mapablangko kayo sa harap nila. Halimbawa, natanong kayo at hindi nyo naintindihan, huwag kayong hihinto ng matagal. Mapablangko yung isip nyo. At saka once na
sumasagot kayo, dapat nakatingin lang kayo sa mata nila. Doon nila nakikita din. Isa din sa mga bagay na nakikita kung nagsasabi ka ng totoo. Dapat alam nyo yung sinasabi nyo is tutugma natin yan sa resume or CV na binibigay nyo sa employer. Kasi bago pa kayo dumaan sa interview, binabasa na nila yung resume nyo. Kasi alam ko po yan, mga nagpapagawa, may mga resume yan na ginagawa lang pero hindi nyo naiintindihan yung resume nyo, kung ano sinasabi ng resume nyo, lalo na sa mga work experience. So, kailangan yung maging ready kayo na nandun sa resume nyo yung mga tatanong nila. Asking salary naman po. So ito, pag asking salary na, tinanongin na employer kung magkano yung gusto nyo. Guys, wag muna po kayong magde-demand masyadong malaki. Ang goal nyo dito is makuha kayo ng employer. At isipin nyo lagi na mahirap ang buhay sa Pilipinas. Na hindi basta-basta makapasok o makapasa sa mga interview. Isa yan sa mga disappointment ng employer pag sobrang laki yung demand nyo. Halimbawa, kung meron kayong kakilala na nagtatrabaho na sa inyo sila ng mga tropa o mga kaibigan nyo na malaki na sahod, huwag nyo itutulad dun. Kasi yung mga nauna po dito na malalaki na sahod is matagal na dito. Oh, kaya kada taon nagtataas ang sahod. Kaya yun na lang din isipin nyo na magtanong na lang din kayo sa kanya kung magkano ang ibibigay ng employer sa inyo. Boss, okay na kayo. Kung ano yung napagkasunduan nyo, magbase kayo sa talagang full confident kayo na kahit ganun kalaki ang sahod nyo is mapapatunayan nyo dapat kayo dun sa sahod na yun. Kasi mamaya nagdemand kayo ng malaki sa nila pagdating sa trabaho, ang dami nyong problema na nagawa. Halimbawa sa safety, unang-unang guys sa safety dito, naipit ang safety ng New Zealand pagdating sa trabaho. Kaya kahit sobrang late na insidente lang isa mapag-uusapan talaga yun sa buong project at sa buong company, mga ganyang bagay. At magiging disappointment din yan ng employer nyo. Personality and attitude naman guys. Siyempre ito yung isa sa mga titignan din ng mga employer. At makikita sa mga mata nyo habang kinakausap nyo sila kung ano yung personality nyo bilang empleyado. Kasi siyempre, mayroong mga madaming sinasabi pero pagdating sa trabaho, walang alam. Pero meron naman tahimik na hindi masyadong sumasagot sa interview pero pagdating sa trabaho, mas magaling. Yun po yung isa sa mga ano nyo. Mapakita nyo sa nila na mayos kayo, nakausap. Yung attitude nyo is okay. At huwag kayong magpapakita ng kayabangan agad. Lalo na sa interview pa lang. May ba't iba kasi yung uri ng kayabangan ba? May mayabang na magaling. May mayabang na naggagaling-galingan. So alam din na employer yan mga bagay na yan. Isa pa yan sa dapat nyong iiwasan din. Yung maging parang alam nyo na po lahat. Kasi yung pinanggalingan yung work experience ay posible maging iba yan pagdating dito sa New Zealand. Yan ang iisipin nyo. Kaya kung po ano po yung tanong nila, yun na isagot nyo sa kanila. Kung gusto nyo pong dagdagan, yun po yung mga nakatugma din sa resume nyo. Kasi yun nga, nababasa nila yan. Alam nila yung mga sinasabi nyo sa resume nyo. Alam ko po yung mga bagay na yan guys, kasi experienceado ko na yan. Kasi nga po, gaya na sabi ko sa inyo, na nagtrabaho po sa recruitment agency at naging isang recruitment specialist. So, iba't ibang tao na din po ang nakakausap ko at na-interview ko nun. So, tuwing pumupunta kami sa mga, lalo na sa pumupunta kami sa iba't ibang probinsya, sa mga munisipyo, para mag-screening at mag-interview. May mga tao talaga na sadyang may kayabangan pero walang alam. At meron naman yung mga tahimik lang pero masayahin na magaling. Yan yung mga taong gusto ko. Yung nakikita ko sa akin. Kaya marunong akong magbasa ng tao.
marunong hindi pa magbasa ng ugali ng tao, guys. So, totoo lang po. At ayan po yung tip ko sa inyo, Sir Glenmark Olido. At sa lahat ng kababayan ko na nangangarap mag-apply ng papunta New Zealand. Kung di man sa New Zealand, sa abroad, guys, magagamit nyo din itong tip na to. At sana makatulong sa inyo at may apply nyo balang araw. At ikakataba ng puso ko yung pag na isa sa inyo is in-apply yung mga bagay na to na sinabi ko. At magiging daan para magtagumpay, guys, sa ito para makapasa kayo. And malaking kasiyahan sa akin yun. Kaya salamat po sa inyo, guys. At salamat, Sir Glenmark Olido, sa inyong tanong. At sana nabigyan din kita ng magandang informasyon regarding dito sa interview.